Hey guys, welcome back to my channel. Ayan, so for today's video, ayan, i-share ni Kuya or kung paano maglinis po ng aircon. Ayan, so highly recommended po sila Kuya kasi matagal na po silang naglilinis po ng aircon namin. Ayan, so tara Kuya. Ito po si Kuya. Ano po pangalan niyo Kuya? Gabriel Navarro po. Gabriel Navarro. Ayan, mamaya kunin natin yung cellphone number ni Kuya para in case na gusto niyo pong magpalinis ng aircon, ayan, pwede niyo po silang i-text. Pwede niyo po siyang i-text. Ayan, so sige, tara Kuya. Split type po yung nilinisin nilang aircon. Ayan, so tatanggalin yung flap. Ayan. Tapos, ito po. Ayan. Ayan na po siya. Ayan, sobrang dumi! I'm hungry! Ayan, so I'm hungry! Ayan, so madumi. So, ilang beses na po din namin pinalinis ang aming aircon. So, Kuya, sa isang taon, ilang beses po ba twice dapat? Twice or three. Oo, dalawang beses or thrice dapat po daw linisin ang aircon. Sa isang taon. Opo, sa isang taon. Opo, bali depende po 'yan sa ano, sa sitwasyon po ng sa lugar po. Kasi kung maalikabok naman po yung lugar, mga 4 months pinapalinis, 5 months, 6 months. Pero ang talagang totoong ano, every 6 months ang linis para ma-maintain po yung linis po ng aircon at hindi po masira. Ano po tinatanggal niya naman dyan Kuya? Bali ito po, tinatanggal po. Gawa nga po nung lalagyan po ng plastic. Ayan. Lalagyan po natin ng plastic para hindi po siya mabasa. Ano po ang tawag dyan? Ito po yung PVC. Opo, kumbaga sa ano, ito po yung motherboard po niya para sa ganun ay hindi po siya mabasa. Binabaklas po yan or lalagyan po ng plastic. Asan na sa plastic? Ang dali lang. Ang ganun dyan po yan. Ay, yung takit lang po. Ay, yung takit lang. So, para po malinisan po yung record na maayos. Ayan. So, yan tinanggal na po. Tatanggalin po yung cover. Yung cover. Para malagyan ng plastic. Yung PVC niya rin po. Iba kasi yung PVC sa loob at iba yung PVC. Sige Kuya. Doon sa labas. So, ang mangyari po niyan, pag natanggal po itong itong takip mo na nasa harapan, lalagyan po ng plastic po ito. Okay. Para sa ganon, maprotektan, hindi po siya mabasa. Ito po. Saka yung isa rin po rito na lalagyan po ng plastic din po to. Para sa ganun, hindi rin po mabasa po yung motor po. Motor pan ang tawag po rito. Ito po yung mayroon na dito. Tama po ulit. Ito po. King, hi ka nga, King. Opo. Yan. Pasok natin ito para hindi mabasa. Ito po yung iniingatan po natin para hindi mabasa. Kasi karamihan sa mga tulad po na gumagawa, bara-bara na gumawa. Imbis na protektahan po sana yung ating aircon, hindi na po protektahan. Gawa nga po ng basta na gawa lang. Kaya pagka nasira, siyempre tatawag kayo ng technician. Opo, pag nasira po ito, kasi madalas po yan, pagka bara-bara po yung paglilinis, nasira, sasabihin po ng
tulad namin ng technician, hindi ko naman nila lahat na technician. Meron yung gumagawa talaga na para ano, maayos lang po yung aircon, kaya mayroon po siyang plastic. Pero yung iba, bara-bara, kaya pag nasira, tatawag po kayo. Ay, sa akin ganyan, ginagawa ko po yan para sa ganun, hindi po masira. So, ayan yung setup ni Kuya. Tapos, merong... Nilagyan niyo ng tape ni Kuya yung doon sa baba. Bakit mo po Kuya nilagyan ng tape? Nilagyan ko po yan para hindi po siya, pagka nag-spray po ako ng tubig, inispiran ko po ng itong blower na po to, hindi tatama po ito sa ano, sa kabila, hindi po siya tatagos yung tubig. Para salun-salo po yung tubig. May pumatakma ng tubig dito sa gilid, kunti lang. Para hindi mo masyadong ano, madumi po yung tubig na papatakpo. So ito po, ayan, tanggal na po yung cover po niya. Ayan. So nilagyan po ulit din ni Kuya ng tape para hindi mabasa. Opo, hindi po mabasa yung ano, kasi may butas po yun sa ilalim. Okay. May sink po siya. Karamihan po kasi pagka nagpapalinis po yung mga ibang customer namin, ang ginagawa po, pagka kumuha po sila ng ibang technician o naglilinis, anong nangyayari? Hindi po nila tinatanggal po yung cover po ito. Basta na lang ini-isprehan. Kaya, madalit sabi, mabilis na trabaho lang po yung ginagawa po nila. Hindi tulad po namin, nibaling matagal yung trabaho, basta pulido yung gawa. Ayun. Kaya, makikita nyo naman po siya kung ano yung ginagawa po namin doon sa aircon po nila. Pero 100% po yan, huwag kayong mag-alala. 100% po yan, walang si... Well, hindi masisira po yung aircon nyo. Ayan, so nilagyan din ng tawag niya ito? Plastic cover. Plastic cover. Ay, opa. Ano? Tapos binaklas po namin yung cover niya kasi gawa nga po nung hindi matatanggal po itong takip niya, gawa nga po dito. Doon sa wire, kaya obligado matanggalin para malinis po siya ng maayos. Okay, yan sobrang tubig po. Lang po. Opo, ito tubig lang po. Tapos katatapos ko lang po kasing sabon. So, yun. Ito na yung drainage po niya. I-spray po natin yung drainage para sa ganun hindi magbara. Opo. Kasi nandiyan po yung lumot na naiipon. Nasabon na po dito lang. Po? Nasabon na po pala. Opo. Yan. Kuya, hanggat, so kuya, hanggat may lumot po. Hindi ayun. Po namin titigilan po yan hanggang hindi matanggal po yung lumot. Okay. Gawa nga po nung kwan. Yung po yung lumot na nagbabara po doon sa drainage. Okay. Kaya pagka nagbara po yung drainage, nung tubig, lalabas dito na aapaw. So tutulong ngayon dito sa harap mismo ng aircon.
tubig na naiiwan. Hindi pumasok doon sa ating PVC. PCB. Okay, ito, papaantarin na po natin. Gaganahin. So, okay. Una, ganyan, gagalaw po yung clap. Tapos pagka, antayin po natin na bumalik po yung ano, itong clap na to. Tapos na magkaiwas na aircon. Ayan. Ngayon, dahil naibalik na, pwede na natin i-open po yung aircon. Tapos na mag-open na aircon. Ayun, gumana na siya. So may hangin na po siya. Tapos na mag-aircon. Maya-maya, lalamig na po yan. Tapos na mag-aircon. So, hanggang doon na lang po. Maraming salamat po. Kuya Post. So mapapaalam na po ako. Ngayon po, ay, kung nga pala po, yung number ko pala, ibibigay ko po sa inyo. Okay po. Para sa ganun, kung gusto nyo magpalinis po, anytime, pwede nyo akong tawagan po. O di kaya, magtanong lang po kayo sa akin. Libre naman po yung check-up namin. Basta text lang po kayo o call. I-try nyo po ako. Sige po. Maraming salamat po. Okay.